morning and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. So before we start, tayo pong lahat manalangin. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you for today. Thank you, Lord, for open heavens and the outpouring of your blessing upon your children today, O God. Lord, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin buong maghapon, sa pagdaloy ng iyong kalooban, ng karunungan, kapayapaan, kalakasan, kagalakan sa aming lahat, Panginoon. At ngayong araw na ito, Panginoon, we are just sitting at the feet of Jesus. We thank you, Holy Spirit, for just flowing through us and with us. Lord, we just bless you. In Jesus' name we pray, we all say, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So may tanong ako, busy ka ba ngayon? Praise the Lord. So you know, as you are busy, God is opening unlimited possibilities with you. And of course, kung hindi ka naman busy, naku, maghanap ka ng mga bagay na magiging fruitful and productive ang araw mo sa buong maghapon. You know, because this is not the time for you to be sulking, yung nagmumukmuk, yung you know, feeling na down and out, yung feeling na you know, na restricted ka, o kaya man feeling na hopeless, discouraged, disappointed, o kaya man, you know, just feeling nega, no? Kumbaga, parang, you know, things are against you and, you know, your day is gloomy, something like that, ang umpisa pa lang ng araw, hindi ba? So, mabuti pang ipagpag mo ang mga negatibong yan, yung hindi magagandang mga kabigatan na yan, and face this day with God, and with the Word of God. Kaya nga napakaganda na umaga pa lang, naka-tune in ka na, at hindi mo minis itong araw-araw na pagpapalang episode tuwing, you know, every morning, upang sa ganon ay, you know, this will really brighten up your day. So, kung ikaw ay medyo nasa higaan pa at parang nanghihina ka, get up! Amen! Magbangon ka! Magpuri ka sa ating Panginoon and don't let history repeat itself on you. Kumbaga, dati ka nang malungkutin, ako, repeat na naman ba? Dati kang problemado, repeat na naman ba? Dati kang, you know, walang pera, ako, repeat na naman ba yan? Dati kang, you know, yung parang natatakot, repeat na naman ba yan for today? No. You say no to these things, no? Kaya nga, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 10, verses 11 to 13 in the Message translation. Ang ganda nito, ang sabi dyan, these are all warning markers, danger in our history books. Wow, yung mga nakikita daw natin sa paligid. And probably yung mga nararamdaman mo, yung mga nakikita mong hindi magaganda, these are warning markers, no, sinasabi ng Bible. Written down so that we don't repeat our mistakes. Our position and the history are parallel. They are at the beginning. We are at the end, and we are just as capable of messing it up as they were. Don't be so naive and self-confident. You're not exempt. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. It's useless. Cultivate God confidence. No test or temptation that comes your way is beyond the curse of the course of what others have had to face. All you need to remember is that God will never let you down. He'll never let you push past your limit. He'll always be there to help you come through it. Praise God. Kaya ang title ko sa exhortation na ito, God won't let you down. Amen. So nakalagay dito sa binasa nating scripture o salita ng ating Panginoon, yung mga nararanasan natin na mga problema, mga challenges or pressures or stress. Araw-araw, those are common to man. Hindi lang ikaw ang dumadanas niyan. Probably, nasa pamilya mo, marami dyan sa mga kasambahay mo, ay may problema din at stress din. When you go out the comfort of your home, sa opisina mo, naku, stressful din yung mga kasama mo. Baka may kanya-kanyang mga kabigatan o dinadala din yung mga yan. Even when you come to church, naku, as we come together in worship, puti na lang nag-worship tayo sa church, no? Or sa care group mo. Pero, you know, kanya-kanya, each has a burden to bear and to carry. Pero sinasabi ng Bible, eh, common yan sa tao. Ang pinakamaganda dito, hindi yung lakas mo, yung pag-asa mo, yung iyong
iniisip ay nakasalalay lamang sa iyong sariling kakayanan. Kaya nga sabi dun sa binasa natin, hindi ba, yung self-confidence, yung sariling dunong o sariling resources lang o kakayanan, ako talagang limitado yan. It will, you know, not amount to anything kumpara siguro sa laki nga ng iyong mga daladala o mga kinakaharap araw-araw. Hindi po ba? Kaya nga maraming mga tao, you know, these things are weighing us down. No? Pabigat ng pabigat ang ating dinadala dahil nga, you know, every single day as we fail to, you know, bring it up and allow God to move in our lives, patong po ng patong yan. So yung problema mo nung isang linggo, nandyan, eh hindi pa na-solve, no? Eh hindi ka pa makakuha ng magandang disposition. Ako, patong na naman the other day. Eh isang buwan na, hindi pa rin na-solve. Ako, patong na naman yan. Hanggang sa, you know, if we can only be seen in an animated way, siguro talaga ang dami-dami nating pasano, no, sa ating mga likod para tayong may mga pouch bag dyan o may heavy load tayo sa ating mga likod dyan na pasan-pasan araw-araw. But you know what the scripture is saying to us is that this is really a danger for all of us, no? Kumbaga minamarkahan na ito, na ito yung mga senyales ng danger. Naku, umalis ka dyan sa kalagayan na yan ng iyong araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sabi dito, huwag kang mag-rely sa sarili mong kumpiyansa o sarili mong kakayanan o sa sarili mong diskarte o sa sarili mong trabaho o sa sarili mong pwedeng, you know, gawa ng paraan. Mag-rely ka sa ating Panginoon. Cultivate God confidence. Amen. So tayo daw ay manahan sa ating Panginoon. Magtiwala sa Kanya. Bakit? Naku, talaga naman po, higit na mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa ating mga problema. At higit namang unlimited naman talaga ang disposisyon, ang dunong, ang resources ng ating Panginoon kaysa naman talaga sa yung pwede lang nating makayanan. Kaya nga sabi dito sa nabasa natin, God will never let us down. Ako, Lord, maraming salamat. You know, when I was reading this translation, it's such a relief, no, to hear that this is really a comforting word from the Holy Spirit, from the Word of God. Na pag ang bigat-bigat na nang dinadanas mo, o meron kang mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa napapagtagumpayan, and you think that you are, you know, brought in your limits or pushed beyond or behind that wall, no? Kumbaga parang sinalya ka sa pader na parang wala ka nang magawa, sagad ka na. Wow. The Lord is saying us that He won't let us down, no? At yung mga bagay na dinadanas natin, wow, no, binibigyan tayo ng kumpiyansa ng ating Panginoon, sagot niya tayo. Wow. So, anong sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18 Message translation din. So, kung meron kang mga sa palagay mong mga napakahirap na solusyonan o kinakaharap araw-araw, tingnan niyo yung opening verse na ito. So we're not giving up. Ganda, no? How could we? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making new life, not a day goes by without His unfolding grace. Wow! Sarap naman nun, Panginoon, hindi ba, na walang araw na pumapalya, na hindi natin nadadanas o nararanasan ang grasya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. O ano, dugtong natin yung susunod na scripture, sabi doon, these hard times are small potatoes. Ang ganda, no? Compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. There's far more here than meets the eye. The things we see now are here today, gone tomorrow. But the things we can't see now will last forever. Yung problema mo, whether you like it or not, sooner or later, bukas o sa mga susunod na araw, masusolusyonan yan, mawawala yan, matatapos yan, ma-overcome mo yan, mababasag din yan. Amen? Kung ang kumpiyansa mo at pagtitiwala mo ay nakatindig sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, sa pagsama ng banal na Espiritu sa ating mga buhay.
So, ano ba mga possible challenges natin na parang halos bumigay na, you know, yung ating isipan, bumigay na talaga tayo sa wisyo. You know, during these trying times, talagang medyo mahirap ang kabuhayan ng napakaraming Pilipino ngayon. I don't know if you're at this stage na medyo short o kayaman ay hindi mapag-abot. But hang on there. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw. Ang kalakasan, ang grasya ng Panginoon, sabi dun sa binasa natin, hey, unfolding grace ay palagi nating nararanasan araw-araw. Nagutom ka na ba? Hindi ka na ba kumain? Sumala ka na ba ng pagkain sa mga nakaraang araw? Huwag kang bibitaw, tumawag ka sa ating Panginoon. Manahan ka sa salita ng Diyos. Ipaalala mo sa Panginoon, Lord, ako'y anak mo. Lord, salamat po. Sabi mo, you will provide for all my needs. Paalala mo yung lahat sa ating Panginoon. Instead of nagmumukmok, instead of nagagalit ka, instead of frustrated ka, instead na naghahanap ka ng damay o naghahanap ka ng masisisi sa kalagayan mo, I pray today that you will really get up. Get that God confidence in you. Itindig mo ang sarili mo, itindig mo ang pananampalataya mo, itindig mo yung pag-asa mo sa ating Panginoon. You're not hopeless, hindi dahil sa wala kang pag-asa, hindi dahil sa wala nang magagawa ang Panginoon o wala nang mangyayaring mabuti sa'yo. You know, don't ever entertain those thoughts. No, itong mga thoughts na ito, they are thoughts of evil. Okay, itong mga thoughts na ito, itong mga isip na ito, naku, galing yan sa impyerno. Hindi yan galing sa ating Panginoon. So kung nakikinig ka sa umagang ito, ano man ang kinakaharap mo, get your God confidence. Get your confidence in God, no? I-anchor mo, itulos mo, ibaon mo, pakatatagan mo, na ang iyong pagtitiwala ay sa ating Panginoon, na hindi ka dapat natitinag sa mga bagay na yan. Pastor Weng, talagang antindi po ng problema namin. Hindi nyo lang po alam kung paano po kami talagang naghihirap sa mga kasalukuyan na ito. Tandaan mo, sabi dun sa nabasa natin sa 1 Corinthians kanina, yung first scripture, ay itong mga bagay na dinadanas ng sanlibutan na to, these are common to man. Yeah, pero ang pinakamagandang advantage natin ay meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya nga sabi sa scripture na binasa natin, His unfolding grace ay naasahan at nararanasan natin araw-araw. So, ngayong umagang ito, manalangin tayo at huwag tayong magpapatalo. Huwag tayong bibigay sa mga challenges na ito. So let's pray together. Father, in the name of Jesus, Lord, kilala mo ang mga taong nakatunghay ng araw-araw na pagpapalang episode na ito. Lord, we thank you that you will even use this airwaves, O God, this broadcast, to reach out, O God, the hearts and the minds of all your children. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo. They are truly unfolding new every morning, O God. Salamat sa grasya mo na sa kahinaan namin nandun ang lakas mo, na sa pagkukulang namin nandun ang provision mo. Lord, sa sakit namin na ikagalingan ka. Lord, yung sa mga shortcomings namin, Panginoon, nandun ang pagpapatawad mo. Wow, what great. Grace, O God, Lord, you have displayed and has given to all of us, O God. And we receive it by faith, O God. Lord, yung mga short sa finances, yung mga medyo nagkukulang sa kanilang araw-araw na pangangailangan, thank you, Lord, for opening the heavens and the outpouring of your blessing, O God. Ipamalas mo sa aming mga anak mo na totoong hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. And you are our good Father, providing for all of us. Lord, we just thank you. We bless you for this day. In the name of Jesus, we all pray. We all say, Amen, Amen, Amen. So God bless you, and I will see you soon. Bye!